Good morning, my dear brothers and sisters. Welcome to this Sunday morning's worship. Though tayo ngayon ay no movement Sunday because of the lockdown every Sunday dito sa ating province. But praise the Lord na we can still patuloy na magpuri sa ating Panginoon at luwalhatiin siya in spite of this situation na mayroon tayo. At purihin ang Diyos na tayo ay natipon sa umagang ito upang magkaisa sa pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. And wherever you are, i-greet mo yung katabi mo, Happy Sunday! Good morning! God bless you, kapatid! And welcome sa ating pagtitipon. Praise the Lord! Bumalik po tayo sa full online na pagtitipon po natin because of the protocols, bagong protocols na inimpose po ng ating governor. And praise the Lord, in spite of this, sabi na salita ng Panginoon, in everything give thanks, for this is the will of God. So we can still rejoice, amen. And we can still worship the Lord together because it cannot stop us to be together in worshiping the Lord. Let's bow down our heads and pray. Father God Almighty, we praise and thank you for this morning. Pinupuri ka po namin, sinasamba, pinapasalamatan dahil dakila ka sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na karapat dapat na purihin, sambahin. Ikaw ang Diyos na dakila at mapagmahal. At Lord, ikaw po ang tumawag sa amin bilang iyong mga anak. Tinubos mo po kami. Salamat Panginoon sa patuloy po namin na pag-uusap, pag-aaral na yung mga salita. Lalong-lalo na Lord, patungkol sa aming buhay bilang mga saksi. At kami po ang nagdadala ng mabuting balita. We offer, Lord, our lives today. And Lord, saan man dako mayroon ang naroon ang aking mga kapatiran, ang bawat isa, alam mo po saan ang bawat isa ngayon, ikaw po ang bumisita sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. At Lord, hipuin mo ang bawat isa. At nawa, Panginoon Diyos, mangusap ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, bless our time together of worship today. We thank you, Lord God, even for this situation that we have, Lord, in this province. And Lord, we pray that, Lord, whatever challenges mayroon ang bawat isa ngayon sa aming mga kapatiran, ikaw, Panginoon, ang kasama namin at kaya naming harapin ang anumang mga situation in our lives, knowing that you will never leave us nor forsake us. We commit, Lord, this time together this morning. This we pray with thanksgiving in our hearts in Jesus' name. Amen and amen. Okay, this will be the last Sunday of the month and it's the fifth Sunday na tayo ay mag-uusap patungkol sa ating pagkatawag bilang mga saksi ng Diyos. Okay, sabihin mo sa katabi mo, saksi ka ng Panginoon. And let's continue to discuss itong ating calling bilang mga God's witnesses. Last Sunday, we have discussed regarding the gospel, the total gospel, and the challenge na talagang isabuhay natin ito at bitbitin natin ito at humayo tayo upang ipamahagi ang salita ng Diyos. Dahil doon sa statistics na pinakita ni Brother Chris, ni Pastor Chris last Sunday, napakalaki pa ng gawain, mga kapatid. And take note that today, we are already on the last of the last days. That is why napakahalaga na magkaroon na po tayo ng determination, courage, urgency in terms of preaching the gospel to any person na ibibigay ng Panginoon sa atin as the Lord will give us the opportunity. So balikan natin yung motto natin that every Christian a witness. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay witness. Ikaw ay saksi. At kailangan ito ay isabuhay natin sa ating Panginoon, mga kapatid, bilang tinawag ng Diyos na tayo pinagpala, tinubos ng Panginoon, pinagkalob sa atin, ang buhay na wala hanggan, nagkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. Now we are to carry this message, especially to the lost. Amen? And in fact, sabi ni David sa Psalm 67, may God be gracious to us and bless us and make His face shine upon us so that your ways may be known on earth, your salvation among the nations. Itong pag-evangelize, itong pag-witnessing, and most especially the raising up of disciples, leaders, so that we will have with us witnesses, co-laborers, co-workers, kamanggagawa bilang mga witnesses,
Ito po ay ating natural response sa mga pagpapala ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin. Are you blessed? Yes, amen. And then we have to respond by bringing this good news of salvation to the nations, especially itong gospel of our salvation. That is why, kung titignan natin, balikan natin yung Romans 1:16, Paul says, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Everyone. Bawat isa na sumampalataya, nagkakaroon ng pananampalataya. Of course, una sa mga Jew, then sa mga Gentile. Sa Tagalog, sabi niya, hindi ko ikinakahiya. Sa Bisaya, dili na ko igkaulaw. No? Sa mga Ilocano, injak ibain. Ano? Dili ko mahuya. Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. This is the only way para ang isang tao ay maligtas. But of course, many, many times maybe sa buhay natin, nararamdaman natin na mayroon tayong shame, mayroon tayong konting kahihiyan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, lalong-lalo na pag ang isang taong nababahagi na natin, nasisiran natin, ay hindi sumasang-ayon sa kung ano yung ating pinaniniwalaan, sinasampalatayanan na pamamaraan ng Diyos para sa kaligtasan. Maraming beses, hindi natin ginagampanan ating tungkulin bilang mga saksi ng Ebanghelyo dahil sa mayroon tayong hiya. Mayroon tayong takot, no? Okay? Maring natatakot tayo sa posibleng mangyari sa atin, kahinanat, kahihinatnan, kung tayo ay intentional, determined, at hindi nahihiya na ibahagi ang salita ng Diyos. But take note, mga kapatid, na tayo ang may hawak, may dala, isa tayo sa mga may hawak at nakakaalam ng mensahe ng kaligtasan. So ang tanong, bakit natin ikinakahiya? Bakit tayo nahihiya, no? Ang evangelism, ang gospel, okay? And tingnan natin ano yung pagka-define ng term na to be ashamed, no? Because Paul said, I am not ashamed, hindi ko ikinakahiya. And to be ashamed, it is a feeling, it's an emotion, no? It's feeling of guilt, shame, disgrace, or feeling of inferior or unworthy. Kagaya ng isang bagay na gumawa ka ng isang kasalanan na talagang nahihiya ka. That is why, mga kapatid, pagdating sa Ebanghelyo, hindi natin dapat ikinakahiya. Ang dapat ikahiya natin kung tayo ay namumuhay na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kung tayo ay namumuhay sa kasalanan, nararapat lang mahiya ka. Subalit, kung tayo po ay namumuhay para sa Ebanghelyo, namumuhay para sa Diyos, hindi tayo dapat nahihiya. Kapatid, alam ko, no, bawat isa sa atin, and maybe some of us here na nakikinig at kasama sa pagsamba sa Panginoon, may mga bagay pa tayong ginagawa ng palihim. May mga bagay pa tayong ginagawang hindi kaaya-aya sa Diyos. Halimbawa, in the area of immorality. Halimbawa, in the area of rebellion. Halimbawa, in the area of disobedience. Nahihiya ka ba? Dapat lang, kapatid. Kung yon ang uri ng buhay mayroon ka ngayon. Subalit, pag tayo ay namumuhay na para sa Ebanghelyo, hindi tayo dapat nahihiya. Of course, maybe these are the reasons na bakit mayroon tayong kunting hiya, no? Or hesitation in terms of sharing the gospel because of that feeling. Sabi niya dito, shame is a painful emotion caused by consciousness of guilt, shortcoming, or impropriety. Kaya sabi ko kanina, dapat ang ikinakahiya natin ay mga bagay na inappropriate, mga bagay na talagang kahiya-hiya. At alam natin, dapat manarirealize natin all the time that these things are not pleasing to God and not even pleasing to men. And that's why we have to be ashamed.
Kasi yung mga bagay na ikinakahiya natin, dapat ito'y iwaksin na natin. Amen, kapatid, no? Dahil talagang kailangan mong mahiya sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapatid na kung gumagawa ka ng mga kababalaghan, dapat ka lang na mahiya. So balit, sabi dito na itong ebanghelyo ng Diyos, hindi natin dapat kinakahiya. Now, let's look of some possible reasons why we are ashamed of the gospel. Why we are hesitant. Ano kaya yung mga posibleng dahilan, kapatid, bakit mayroon tayong kunting hiya kung hindi man malaki? Mayaring sa simula, talagang nahihiya ka pa. But as you keep on sharing the gospel, little by little, you will overcome that. Most especially, pag naintindihan mo na talaga ano yung pakaibig sabihin ng ebanghelyo, na ito lamang yung way of salvation. Okay, first is persecutions. Ayaw natin na tayo ay kutyain, i-criticize, kaawayin, kalabanin, or i-persecute, no? But the Word of God says, 2 Timothy, ganun din yung sa letter ni Paul sa Philippians chapter 1 na pag-aralan natin maraming beses na, sabi ni Paul kay Timoteo, gayon din naman, ang lahat ng nagnanais, all who wants to live mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Uusigin ka, ipipersecute ka because you live for Christ, you live for the Lord, you live according to the Word of God. Yung salita ng Diyos isinasabuhay natin at kung ano yung mga natututunan natin dito, napapag-aralan natin, ay talagang naipapakita natin sa ating buhay. And because of that, the Word of God says, you will be persecuted. Okay? At masaklap minsan yung mga taong mahal na mahal natin, malapit sa atin, close sa atin, dear sa atin, sila pa minsan yung unang nagpi-persecute sa atin. Okay? Time and again, may mga naririnig tayong mga ganong testimonies. Balikan natin yung Word of God in the Book of Acts, chapter 5. When Apostle Peter, Apostle John, and the rest of the apostles, they are preaching the gospel with boldness. Upon experiencing the fullness of the Holy Spirit, nagkaroon ng Pentecost, and after that, nagpatuloy araw-araw ngayong kanilang ministeryo, and then, to the point that, pinersecute po sila. Sila po ay binalaan, no? Winarningan ng malalaking warning, and it is life-threatening warnings. So, balit sabi po dito, sa verse 29, Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than men." So pagdating sa persecution, mga kapatid, unahin nating sundin ang kalooban ng Diyos. And we must be willing even to go through persecution and suffering rather than listening to the word of men. Okay? Tapos sabi niya dito, "The God of our fathers raised Jesus from the dead, whom you have killed." Napaka-courageous nila. Hindi sila natatakot. "By hanging him on a tree, God exalted him to his own right hand as prince and savior, that he might give repentance and forgiveness of sins to Israel." We are witnesses to this. Saksi kami sa mga bagay na to, na siya ay ipinako nyo, at ito yung aming iwini-witness, pinatutunayan, tinitestify that Jesus Christ is Lord, that He is the only salvation and of these things, and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. When they heard this, yung mga nagpipersecute sa kanila, na kanilang sinagot at sinabi yung katotohanan patungkol kay Jesus, nung ito'y kanilang marinig, sila'y galit na galit, at nais nilang patayin ang mga apostles. Kapatid, no? Paano kung umabot ka sa puntong ganito? One day in our lives, na subukan po namin yan, na life-threatening po yung situation. At pag nandun ka sa puntong yon, talagang magkakaroon ka ng takot. At isa na lang yung sasabihin mo sa Lord, "Lord, buhayin mo pa ako dahil may mission pa ako sa buhay." Amen? And why, while we are not yet experiencing this, and we are already afraid, and we are already hesitant, how much more if ganito na yung sitwasyon? That's why as long as the Lord is giving us opportunity by now, na hindi pa natin
na-experience yung mga bagay na yan, kapatid. Kinukutsa pa lang tayo. Pinipersecute pa lang tayo. At we are not yet come to the point of shedding blood or being persecuted. Minsan pinapahiya pa lang. Tayo ay nadi-discourage na. Let's learn from the lives of these men and women of old na talagang they are so committed to the gospel. Another reason maybe is because of mocking and disrespect and scorning, no? Talagang kinukutya tayo, tinatakot tayo, pinagtatawanan tayo. And there is one instance even in the life of the Lord Jesus Christ himself. Nung siya po ay nagsagawa ng kalooban ng Ama, pumarito dito sa lupa at siya ay nagministeryo sa mga tao at ibinalita niya ang mabuting balita. Nagbahagi siya ng salita ng Diyos araw-araw, moment by moment, all walks of life, all opportunities. And one day, mayroong isang opportunity na mayroong isang bata, batang babae, na pumanaw na namatay na. At pumunta si Jesus doon, sabi niya, hindi namatay ang bata, natutulog lang. Sa Luke 8:53, sabi niya dito, pinagtawanan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. At kung basahin po natin yung story, at pinag-pray ni Jesus yung dalagita, at ito'y muling gumising at ibinigay sa kanyang mga magulang. Many times, mga kapatid, in sharing of the gospel, in doing the work of God, in committing yourself to obey the perfect will of God in your lives, you will be mocked, you will be scorned, you will be disrespected. Pagtatawanan ka, i-reject ka, ipipersecute ka, kukutsain ka. Hindi lang na mga taong kilala mo, malapit sa'yo, but even people na talagang nakakasalamuha mo araw-araw. They might be your classmates, your office mate, your loved ones. You will be persecuted, you will be disrespected because Jesus Christ himself, the apostles experienced that. Apostle Paul experienced that. The early church, the early Christians experienced that. Even today, we're still experiencing it. But praise God because we experience it because we do the will of God. Okay? Maring another reason, bakit po tayo nahihiya? Because of the price that we have to pay. Because to live for the gospel, it is sacrificial. You have to pay the cost. You have to commit your life. You have to surrender all your ambitions, all your desires in life. Kasi directly tatamaan yan lahat. Unless you let go of these things, you cannot be effective witness of the Lord. You don't have time. Okay? Kaya sabi niya sa Roma 12, verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay nyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay. You are to offer your life as a living sacrifice. Buhi nga offering diha sa Ginoo. Ibig sabihin that you have to be dead to yourself. You have to be dead in your desires and in your ambitions in order for you, para ikaw ay magiging isang buhay na handog para sa Panginoon, dahil ito ay at banal, sabi niya, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. Okay? And maybe there are more reasons. You have your own reasons maybe. Why up until this time, you have still that hesitation. Nahiya ka pa rin. Natatakot ka pa rin. Hesitant ka pa rin na ibahagi ang salita ng Diyos, even if the Lord has given us already all the capabilities and the empowerment and the enablement because we are children of God and we are empowered by the Holy Spirit and we are being equipped through the body of Christ, through the fellowship na mayroon po tayo. Kaya napakarami po nating mga ginagawa na mga pag-aaral to ensure na talagang ma-overcome natin yung ating fear, yung ating hiya, kapatid. Kaya balikan natin si Pablo, bakit hindi niya ikinakahiya ang ebanghelyo? No, napaka powerful yung statement niya, I am not ashamed of the gospel. Okay? Why Paul is not ashamed of the gospel? Because Paul is fully aware that the gospel is very powerful and it is the only way to salvation. Anong maaari sabi niya doon?
may magagawang isang dakilang bagay ang Ebanghelyo. It is the power of God for salvation. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. And what kind of power is that? It's not ordinary power. It is the same power that God used when He raised Jesus from the dead. And it has the ability to act or produce an effect. It can change lives. Na-change nga si Pablo na isang murderer. At marami mga testimonies, kahit manood kayo sa YouTube, mga testimonies na mga imposible na maniwala sa Diyos na mga tao, na mga murderers, na mga immoral. And yet, nung nakilala nila si Christ, nagkaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, sila ay binago, mga kapatid. At nagbago sila at ngayon, sila ay naglilingkod sa ating Panginoon. And Paul is so aware that God is the source of this power. Hindi ito galing sa kanya, hindi galing sa isang tao, hindi ito galing sa mga apostoles, ito'y galing sa Diyos. At sino ang Diyos? Who is God? God is Almighty. God is powerful. God is the one who can do all things and who knows all things. Siya, sa kanya galing. That is why tayo, bilang mga witnesses, we are not the source of the message. Sabihin mo sa katabi mo, you are not the source of the message. You are the carrier. Ikaw yung tagapagbalita. Hindi ikaw yung balita, kapatid. Dahil ang balita ay si Jesus. Tayo ang nagdadala. Because we have already that personal relationship with the Lord Jesus Christ. Okay? So it comes from God. And what every time that we share the gospel, every word that will come out of our mouth, hindi galing sa atin yun. At yun ang panalangin natin. Hindi dapat tayo. Dahil kahit gaano tayo kagaling, we don't have that ability to transform lives of men. We don't have the ability na magkaroon ng kaligtasan yung isang tao. But we are the means. We are the instrument of God. Ginagamit tayo ng Diyos na tulay upang mabahaginan ng isang tao at marinig niya at makilala niya ang Panginoon at dahil ang Panginoon Diyos ang pinagmumulan ng ating message. At ano yung layunin para sa ating kaligtasan? Napaganda, right? That the very reason, the very purpose, the very objective, goal, kung bakit tayo hahayod, bakit tayo hindi na mahihiya upang ibahagi ang salita ng Diyos, is for the salvation of men. For the salvation of your loved ones. For the salvation of your friends, of people who are close to you. Para sila ma-liberate, para sila ma-rescue, para sila mapatawad ng Diyos. Kung sila ay mangagsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos dahil sa pagbabahagi mo ng salita ng Panginoon. Patatawarin sila. Maliligtas sila. So napakahalaga mga kapatid. At maring tanungin natin, bakit kailangan nating ibahagi itong mabuting balita? Bakit kailangan nating magiging intentional, purposive sa ating pag-share ng Ebanghelyo ng Panginoon? So many messages already we have heard. Why? Because the Word of God says, Romans 3:23, lahat tayo ay nagkasala at walang sinuman na makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Lahat ay makasalanan. Lahat ay huhusgahan. And one of the messages na ishinir natin, the destiny, ang papupuntahan ng isang taong hindi nagbalik loob sa Diyos at hindi sumampalataya, katakot-takot. It's in hell. Sa impyerno po, mga kapatid. At napaka-clear dito, another verse sabi niya, Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Hindi lang physical death, but eternal death, eternal separation between you and the Lord, and you will be tormented, and there will be gnashing of teeth, there will be crying and shouting, day and night, forever. Ito po yung kabayaran. But the promise of God, napaganda, walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan through Jesus Christ. It's for free. At napakadali. Kailangan mo lang sumampalatay. That's why
We have the message, mga kapatid, a very precious message, a very wonderful message na too good not to share. Amen? Ano pa yung truth ng salita ng Panginoon? Sabi niya sa 2 Thessalonians chapter 1, this will happen, ito'y mangyayari when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. Darating at darating yan. At actually malapit na. Sabi ng salita ng Panginoon, these are the signs. And today, if you are to observe what's happening in our generation, halos nandyan na lahat ng signs. Isa na lang hindi na fulfill, kapatid. Pag itong ebanghelyo ng Diyos na ibahagi na sa lahat ng nilikha ng Panginoon, sa lahat ng lingwahe, sa lahat ng tribo. That's why very important that we are to commit ourselves and participate on what the body of Christ is doing today. Because once the gospel is preached to all nations and to all creation, mangyayari na po to. But, pag nangyari po to at hindi ka pa nakipag-ugnayan sa Panginoon, hindi ka pa nagbalik loob sa Panginoon, hindi ka pa nangagsisi sa iyong mga kasalanan, hindi mo pa siya tinanggap at hindi ka pa sumampalatay sa Panginoong Diyos, this will happen to you. Sabi niya sa verse 8, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Yung gospel, ebanghelyo na ibinabahagi natin, pag ito'y hindi pananampalatayanan ng mga taong binabahaginan natin, sila ay parurusahan ng Diyos. That is why napakahalaga, mga kapatid. No? Verse 9, sabi niya sa Thessalonians, they will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power forever and ever. Diba sabi ko last time, doon po sa langit or impyerna kung saan dadalhin ka ng Diyos, if you are not in relation with Christ, in a relationship with Christ, you will pray 24 hours, 24/7, asking the Lord to rescue you, asking the Lord to pardon you, asking the Lord to liberate you from that suffering. So balit huli na, because now is the time of salvation, mga kapatid. At may mga babala ang Diyos. Napakaraming babala ang binibigay ng Panginoon sa mga messages natin, sa mga Bible studies natin. Napakaraming babala na dapat ngayon na mag-decision ka, kapatid. And if you are a Christian, if you are a believer, if you are born again already, a disciple of the Lord, you have to make that decision as well. Gawin mo ang decision na yan na ibahagi mo ang salita ng Panginoon, ibahagi mo ang ebanghelyo. As long as the Lord is giving you opportunity, and every opportunity that the Lord is giving you. Why? Sabi niya, Acts 4:12, si Kristo lang. It is only Christ who is the way. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig. Buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. It is only through Jesus Christ because He is only the only Savior, mga kapatid. Kaya dapat gumising tayo at itakwil na natin ang hiya sa ating buhay Kristiyano at gawin na natin kung talagang iniibig natin ang Diyos at iniibig natin yung ating mga kapwa, lalong-lalo na yung mga doomed to destruction. They are marching toward hell, towards punishment, towards destruction. Maawa tayo sa kanila. Sabi ni Jude, it's not others from that fire. That is why God's warning to us sa Marcos 8:38, kapag ikinahiya niyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanan ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Sino yon? Si Jesus. Christ will be ashamed of us as well if today we are living our lives ashamed of the gospel. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. It's a warning from Christ Himself that pag siya ikinakahiya natin ngayon, maaring ikakahiya din tayo ng Panginoon pagdating ng panahon. Nakakatakot yun, kapatid.
Amen. That is why we go out of our shell. We go out of this self that is very selfish. Nakafocus lang sa kanyang sarili. Nakafocus sa kanyang sariling nararamdaman pag siya ay pinahiya, pag siya ay criticized instead of praising the Lord. Diba sabi ko last time, ma-remember nyo, when I came to the Lord Jesus Christ during early years of my Christian life, pag ako'y dumadanas ng persecution, criticism, I'm rejoicing. Why? Because it's a clear mark that I belong to the Lord already. Because sabi ng salita ng Panginoon, the world will hate you. Sabi ng salita ng Panginoon, you don't belong in this world. People will hate you because they don't know God. Amen? Kaya matakot tayo kung tayo ay hindi pinipersecute. Okay? So, of course, our confidence comes from God. Mayroon pong encouragement ang Word of God in the book of Timothy. Sabi niya sa Timoteo, sapagkat ang espiritong ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi espirito ng kahinaan ng loob. It's not a spirit of timidity. Hindi espirito na nahihiya. Okay? Pinagkaluban tayo ng banal na espirito and is a very powerful spirit. He is the one person in the Trinity, the Holy Spirit, which dwells in us. At iyon ang espiritu na ating tinanggap, hindi espiritu ng kainan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. We have the power, we have the authority to go out and exercise that authority, preach the gospel, and then to love one another and to have self-control. We can live a life that is pleasing to God because God has given us that ability as well. We can overcome. That is why sa verse 8, because God has given us not a spirit of timidity, be bold. Huwag kang mahiyang magpatutuo sa ating Panginoon. At sabi niya, huwag mo rin akong ikakahiya, sabi ni Paul, because he's a prisoner. So dapat hindi mo kinakahiya yung kapatid na namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag mong ikahiya yung kalagayan mo ngayon. Kung hanggang ngayon, maybe materially, financially, hindi ka as if it seemed pinagpapala according to the standard of the world. Because you gave your life to the Lord Jesus Christ. Do not be ashamed if your life is for the gospel already. Kagaya ni Pablo, ikinulong siya, kinutya siya, rineject siya, trineten siya, pero sabi niya, hindi ko kinakaya. Dahil alam ko kung sino ang aking sinampalatayanan. I know whom I have believed. So napaganda mga kapatid, sabi niya dito, sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita, for the gospel, for the word of God, for our salvation, the message of our salvation, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag na tayong mahiya. Mahiya ka kung namumuhay ka na hindi ka aaya-aya sa Panginoon. But if you are living for the Lord, if you are living for the gospel of the Lord Jesus Christ, if you are living, preaching the good news of salvation, you have to be rejoicing. You are never to be ashamed. Because that's the best thing to do. That's the right thing to do. That's the thing that will glorify the Lord and it will encourage brothers and sisters. Okay? Challenge. The gospel is the truth that saves. We have it already. We receive it. We experience it. That's why we are testifying. That's why we are called God's witnesses. Mga saksi ng Panginoon. And then sabi ko last time, the gospel is worth fighting for. And it's also worth dying for. Ipaglaban natin at handa tayong mamatay sa anumang mga layunin natin sa buhay so long that we can further the preaching of the gospel. Okay? At kung ito'y na-realize na natin, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay galing sa Diyos, ang origin ng ating message ay Panginoon, at ang purpose ng gospel is for the salvation of people, especially of our loved ones, people who are dear to us, mga magulang natin, kapatid, kapamilya, kaibigan. Dapat hindi na tayo nahihiya na ito'y ibahagi sa iba. Amen? Never again that we are to be ashamed of preaching the gospel. Have you obeyed it? Because the Lord has commanded us to go and preach the gospel. Ito ba'y sinunod natin ng buong buo? If not, ito ba ay dahil ikaw ay nahihiya pa rin?
kaya nadidelay at hindi mo sinusunod ang panawagan ng Diyos, ang pagkatawag mo sa Panginoon bilang isang saksi. Ikaw at ako, tayong lahat mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng Diyos, tayo ay mga saksi ng Panginoon. Amen? And so let's live to be true witnesses because we have it in our lives. We are enjoying it. Huwag mong enjoy para sa'yo lang. Huwag kang makontento na ikaw ay mayroon na habang yung iba wala pa. Amen? Allow the Lord to nurture that love in your heart, that passion, that compassion for the lost. Because that's the heart of Jesus. That's the heart of the Lord for all. Sabi ng Panginoon, hindi nais ng Diyos na lahat ay mapahamak, kundi magbalik loob sa Kanya. Tayo po ang pwedeng maging instrumento para itong layunin ng Diyos, kalooban ng Diyos para sa bawat isa na Kanyang minamahal. Masamang tao man o napakasamang tao, lahat, walang pili ang Diyos. Mahal ng Panginoon lahat. That's why it's very important that we have to do this, mga kapatid. Amen? Let's all bow down our heads and pray. Father God Almighty, thank you so much for your message once again this morning. Nawa, Panginoon Diyos, na itong mensahe na to ay talagang magbigay kaliwanagan sa amin. Lord, that we will realize that by now we have already realized, Lord, how important, Lord, is our calling to be witnesses for the gospel. That you can use us, that you are willing to use us, Lord. Oh, Lord God, that is you who is empowering us. That every time, oh, Lord God, that we go out and share the gospel, you are the one giving us, Lord, power, opportunity, courage, boldness. And that, Lord, shame has no place in us. And that we need to reject it totally, Lord God. But we will only live as bold witnesses of the Lord. Thank you so much, Lord. Thank you for this morning. Thank you for this message that you have given us. Lord, I pray, nawa, Panginoon Diyos, na bawat isa sa amin, sa ministeryong ito na ipinagkaloob mo po, O God, na bawat membro ng aming ministeryo ay magiging mga totoong saksi. We will all be true witnesses and we will commit to this at all costs, O Lord God. Hallelujah. Thank you so much. Thank you for everything. We offer our lives, even this wonderful work and mission that you have given us, Lord, to go and preach the gospel. That, Lord, it will be an opportunity for all of us. It will be a joy for all of us. And we bless you that you will be glorified as we do this. Thank you, God. Thank you for the wonderful joy and wonderful blessing of being agent, O Lord God, of your kingdom by being preachers of the gospel, of the good news of salvation. Lord, thank you for this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen.